Yan, magandang gabi sa inyo mga master. Wala po muna tayong fishing videos ngayon. Gawa ng nagkaroon ng low pressure dito sa atin, LPA, kaya hindi tayo nakapag-fishing kahapon. Hindi tayo nakalabas kahapon. Bali, galing ako ngayon kay Redin Tackle Store ngayon mga master. May pinapapel test kasi siya sa atin na bagong rod. Yan o, mga master. Galaxy din. Crony Galaxy din na ML 8 feet. Tulad din po ito sa sa ML na pina-field test niya sa atin nakaraan. Kung naalala nyo, yung ML na ginagamit natin. Pero ito kasi parang bagong version niya to mga master. Yung unang version ng Crony Galaxy tapos ito yung bago niya. Ayun. Gagawan lang natin ng konting review tsaka comparison. Yan. Kukumpara natin dito sa dating Crony Galaxy na pinatiltest din sa atin ni Redin Tackle Store. Pares lang naman sila ng ng specs. Yan, buksan muna natin yung isa. Yung dati. Yung luma. Pares lang sila ng specs, mga master. Yan, yun na nga po. 8 feet 2 piece rod ML. Tapos ang kanyang lure capacity ay 7 to 25 grams. Ganun din sa dito sa isa natin. 7 to 25 grams din. Ayun, pares lang sila. Tapos 6 to 16 lb or pounds yung line rating niya. Ayun, umpisahan muna natin sa lagayan. Yung bago ngayon mga master. Cloth din siya pero para siyang mas manipis. Tapos may design na parang net or honeycomb yung design niya. Itong luma, yan. Para siyang parang tela rin pero yung nasa likod niya kasi parang may may foam. Yan. Tsaka, ayun, yung bulsa niya, dalawa. Yan. Para magkapatong yung tip tsaka yung butt. Ito namang isa. Magkahiwalay. Yan o. Magkadugtong sila pero magkahiwalay yung Yan, para magkahiwalay yung dalawang piece. Nahin natin ilabas yung butt nung una. Or yung butt nung luma nating rod. Yung bat nung ating unang rod. Yan o. Lang siya? Parang one piece lang yung bat niya or yung foam, ABA foam niya. Diretso lang. Yan o. Tapos yung reel seat niya, crony din. Yan. Ganito yung itsura ng reel seat niya. Tapos blue. Yung kanyang kulay. Tapos black na yung pinaka-rod lang niya. Hanggang sa tip. Yan. Ito yung tip nyo. Yan, itim. Ngayon, ito naman yung bago. Mas maporma tong bago mga master. So, tignan ko. Split na kasi yung niya. Kanyang handle. Yan, yung ABA foam niya. Nakaiwalay na. Parang sa mga ibang rod na rin na hindi ganito. Hindi buo. Yan yung pagkakaiba. Kaya mas magaan yung parang mas magaan siyang gamitin itong isa yung bago. Pero hindi ko sure kung anong mas mabigat sa kanila. Anong mas magaan. Kasi hindi naman natin alam yung timbang ng bawat isang rod. Kasi wala din sa specs niya kung ilan yung timbang mga master. Pero magaan lang tong mga rod na to. Siguro mga sa 100 grams lang mayigit. Yung buong rod. Kulang 200 din. Tapos yung crony na na logo niya, nandito na sa baba. Yan. Dito na sa butt niya. Sa pinaka-handle. Ito nandito sa pinaka-blank. Kalagay. Yan. Ang kanyang reel seat,
crony rin, pero mas maporma yung ano niya ngayon, yung pinaka tigpitan ng rail seat niyo, you know. Yung lock ng rail seat niya. Mas maporma. Parang naka carbon fiber, carbon lodi yung ano niya, yung design niya. Tapos silver tsaka black. Chrome tsaka black pala. Alas parehas lang sila, pero yung mga design nga, yan, mas maporma tong bago. Tsaka yung kulay niya, hindi blue na ganito. Ito kasi parang navy blue eh, itong isa. Parang navy blue ito. Parang violet blue tong isang to. Yung bago. Tsaka may blue siya dito sa bat, oh, sa may ano, sa may hawakan. Ito wala. Yan. Kaya parang mas maporma to siya tignan yung bago niya. Yan, pares lang naman sila ng specs. Tapos yung isa pang ano, isa pang kagandahan dito sa isang sa ano na sa bagong rad na to, yung bagong crony. Yung kanyang tip. Yung kanyang tip kasi coated din, may pintura. Yan. Yan. You know. Pinturado na siya. Parang sa mga ibang rad din ng crony, mga master, na pinturado yung blank. Mas maganda to kasi syempre may ano eh, may dagdag protection sa ano, sa rad blank, hindi katulad nitong dati. Ayos din naman tong dati, matibay din talaga tong dati na to, mga master. Kaso syempre mas maganda tong may ano, may protection yung rad blank niya. Yan. Tumama sa bato. Hindi ka agad magagasgas yung rad blank, yung pintura lang yung magagasgas. Ayan yung pagkakaiba nyo. Spiral din to. Naka-spiral din tong ano na to, yung rad blank nito, pero wala lang ano. Hindi lang mahalata kasi nakapintura nga. Katulad nito na kitang-kita yung ano, yung spiral ng blank nyo. Saka na ano, nasasalat. Yung ring guide, yung mga guides niya, parehas lang din, mga master. Crony siguro din to, crony tong mga guides niya. Sariling guides ng crony. Ayan. Tsaka pansin ko parang mas mahaba pang bago. Mas mahaba ng konti, siguro 1 inch yung haba niya. Kasi yung mga rad naman kasi, mga masen, di pare-pares yan ng ano, haba. Kahit na magkapares na pangalan, magkapares na brand, syempre sa paggawa niyan, hindi naman pare-pares yan, mga masen. Ang nagkakatalo kasi dyan, dito sa dugtungan. Dito. Yan. Dyan nagkakatalo sa dugtungan. May ibang rad na mas malaki yung allowance dito sa dugtungan. Yan. Yan, mga masen, kita nyo. Yan. Mas mahaba yung allowance dyan kaysa dito sa luma. Kasi syempre itong luma, medyo gamit na to. Yung pagsoksok dito, nakailang soksok na to, mga master. Kaya umatras na din. Lumilate na rin yung allowance niya. Malit na yung allowance niya. Pero halos ganito lang din to nung ano, nung bagong papel test sa atin. Kasi ilang beses ko lang naman to nagamit. Siguro parang 6 siguro or 5 ganyan na beses ko pa lang to nagamit yung Crony Galaxy natin dati. Madalang ko siyang gamitin, mga master. Ginagamit ko talaga kasi ultralight. Lagi akong ultralight ang gamit. Ito. Bali pre-reserve lang natin tong mga medium light natin sa ano. Sa mga spot na alam nating may ano, may mga malalaking isda. Para may laban tayo. Kaso minsan kasi pagdala natin yung medium light natin, hindi rin sila nagpapaano, hindi sila nagpapakita. Sila kumakagat. Pag ultralight sila kumakagat. So ayan, yun lang naman ang comparison to. Sa price, tingnan natin, check natin yung price. Pag-compare natin. Itong dating ano, model niya, 1859 yung ano, yung 8 feet kay Raiden Tackle Store. Itong bagong model niya, 2299, mas mahal siya ng konti. Mas mahal ng konti itong bagong model, mga master. Sabagay, may mga in-upgrade din kasi, mga master, parang may konting
dinagdag dun sa rad, tsaka mas pumorma talaga siya tingnan. Tapos, sa mga gusto palang mag-avail ng mga gantong fishing gears, marami pong fishing gears kay Red and Tackle Store, kompleto na siya doon sa kanya. May mga fishing rod na siya, ML, light, tsaka UL. May reel na rin po siya na para sa ML, yung kanyang Shena na ano, Shena na 3000 tsaka 2500. Meron siya sa kanya, mga master, Shimano Shena. Tapos may reel na rin siya na para sa ultralight, yung bagong dating din niya, mga master. Yung, tingnan natin, yung Robis Map na Mini 800. Andito rin yung pina-field test niya sa akin. Pakita ko sa inyo. Yan, mga master. Ang kasabay itong pinadala sa akin kanina. Dumaan ako sa kanya. Yan, mga master. 800 series itong pinafiltes sa atin, pero may 1000 series siya sa kanya, mga master. Pili na lang kayo kung anong mas gusto nyo. Pares lang naman. Yan. Spool lang yung pinagkaiba. Yan, saka na natin ito. Ano. Saka pa natin yan gagamitin, mga master. Hindi pa na natin yan magagamit. Yan lang muna. Yan. Ayun. Mga gustong mag-avail, ilalagay ko na lang po yung link sa description nitong ating video. Red and Tackle Store. Sa Shopee, may Shopee siya. Tapos, pwede nyo rin siyang i-message sa FB page niya kung gusto nyo mag-order. Tapos, may ano rin siya, may physical store din siya dito sa Puerto Princesa, yung mga taga dito sa atin. Yung kanyang ano, mga master, ang kanyang shop, yung kanyang physical store sa malapit sa Coliseum ng Puerto Princesa City, mga master. Sa may Vape Check sa shop ng ano, Vape Check. Doon din, mga master, isa lang yung shop na yun. Bali, may ano, may pwesto yung Vape Check dito sa kabila, tapos siya dito rin sa ano. Magkaharap lang sila. Bali, isang room lang yun, mga master. Kung gusto nyong ano, bumisita doon, bisita kayo doon, mga master. Doon naka-display yung mga ibang mga ano niya, mga ibang gears niya, mga fishing gears. Doon din may mga naka-display siyang ano, mga lures doon. Sa sunod, bisitahin natin yung shop niya. Tapos pakita natin sa video kung ano yung mga laman ng shop niya, mga master. Hindi pa kasi tayo doon makapunta-punta gawa ng yun nga, maulan. Tapos hindi rin magtapat yung ano, yung punta niya doon, tsaka yung bakante ko, hindi ako makapunta doon pag nandun siya. Madalas wala siya doon, mga master. May bantay din siya doon. Kanina doon naman ako dumaan sa bahay nila, kaya hindi ko rin nakita yung shop niya. Gabi na rin kasi. Yung mga master, sa mga gusto mag-avail, kompleto na po, may rod na. Kung kunwaring sa mga mag-umpisa pa lang, ito yung recommended na setup. Yung medium light or medium, recommended nating setup. Huwag muna kayong mag-UL, mga master, kasi medyo ano yun, medyo technical gamitin yung UL. Gaan kasi masyado, mababa yung capacity, masyado yun. Kaya medyo delikado. Pero kung kayo, may marami naman kayong pambili ng gears at handa naman kayong iris yung ano, yung mga gears nyo sa pag-fishing, pwede naman kayo mag-UL, mga master, kung baguan kayo. Pero hindi talaga recommended. Talagang mas maganda pag dumaan kayo rito sa medyo mga matataas na setup. At least masanay muna kayo dito sa mga matataas na setup bago kayo mag-UL, kasi mababang masyado yung UL. Kasi pag kinagatan kayo ng malaki-laki or kahit sa ano, sa mga simpleng pagsabit lang sa bato, mga master, at magulat kayo, syempre baguhan eh, medyo ano pa, aggressive pa yung ano, yung pakiramdam, ganun ba, konting sagi sa lure, akala mo kung kinagat ng isda, baka bigla nyong i-set yung hook, may ano, mataas yung tendency na ano, mabali yung rod nyo or maputulan kayo ng line. Sayang naman yung lure, di ba? Kasi mababa nga yung capacity noon. Masyadong mababa. Kaya ito talaga, mga master, recommended to. Mga ML tsaka medium. Yan, kung gusto nyo bumuo ng setup, may mga reel na siya doon na 3000 series tsaka 2500. Yung 2500 tsaka 3000 series na yun, pwede yun sa ano, sa ML dito, mga master.
Tsaka yung 2500 pwede rin yun sa light light rod mga maser, light setup na casting, pang casting. Sa mga ultralight naman 1000 series tsaka 500 series to 1000 series mga master ang pwede sa ultralight, basta 3 kilograms yung max drag niya. So ayun, wala na tayong may dadagdag dito sa review nito, sa quick review tsaka sa comparison nitong dalawang rod na to. Pare silang matibay mga master. Hindi ko pa na nagagamit tong isa, sa bagay hindi ko pa rin nagagamit to, hindi ko pa na susubukan natin na testing sa mga ano, sa mga isda. Pero pares lang sila ng quality mga master. Ang nagbago lang sa kanila yung design. Yan. Mas pumorma tong isa yung bago, tsaka mas gumaan, parang gumaan sa pakiramdam mga master kasi. Putol na nga tong kanyang ano. Ang kanyang handle, yan. So yun. Maraming salamat po sa inyong panonood sa maikling video na to. Sana may na-share ako sa inyo, tapos sana may natutunan din kayo kahit konti dito sa ating ano, sa ating review ngayon mga master. Tsaka mga kadalasan kasi syempre yung mga gustong bumili nito naghahanap din ng review mga master. Kaya sana nakatulong to sa inyo. Ayan mga master. Maraming salamat po ulit. This is Prince Pudidi Fishing. Fish on. God bless.